So ito pag-usapan po natin ha. Kasi nung isang araw nag-serve ng warrant of arrest doon sa KOJC yung pong NBI Region 11, okay? Sa pamumuno ni Regional Director Attorney Archie Albao, okay? So nagsampa sila ng warrant of arrest. Parang napansin ko, parang binabalita ng mga kakampi ni Laki Buloy, o parang ang gusto nilang palabasin, itong pag-serve ng warrant na ito ay matahimik, peaceful, kumpara doon sa ginagawa daw ng kapulisan. Parang kinukumpara na ganun. At the same time, meron daw, ito nababasa ko lang sa mga post nila, na may pinirmahan daw itong si Attorney Archie na certification that despite the thorough search that they conducted dun sa kingdom tsaka dun sa mga ibang structures dun ay hindi nila mahanap si Pastor Kibuloy at yung mga ibang kasama niya na pinaghahanap ng batas. Okay, so ayun, so parang medyo nagtataka na ako, no? Parang inaano nila to, kinakalat nila to, ah, yung balita na yun. Oh, ito na. Napanood ko kanina yung interview ni vlogcaster Arman Dean, kaibigan natin yan, dito kay Arlene Stone. Ito yung isa sa tinik dito kay Pastor Kibuloy na ang daming binubunyag tungkol sa KOJC, okay? At meron siyang malaking bagay na binunyag, okay? Na yun daw pag-serve ng warrant na yun ng NBI ay posibleng moro-moro. Okay? So, natawag nila na moro-moro. Ito ay, kumbaga, ginawa lamang para lokohin yung publiko. Okay? According doon sa interview. So, according dito kay Arlene Stone, dating pastoral ng KOJC, at siya din yung pangunahing complainant sa kaso laban kay Kibuloy, ay, ito sabi niya, isa yan si Archie Albao sa mga tao na binigyan ko noon ng envelope full of money. Kaya nila ginawa yon para maunahan nila yung PNP, para to tell the public they are doing their job. But very obvious naman sa video na para lang silang namamasyal doon. Okay, yan po yung statement ni Arlene Stone. Okay? Parang ano, siya ba mismo yung nag-aabot? Pero parang ganun eh, na nasa payroll daw. Okay? Yan po yung kanyang kine-claim. Hindi lang daw kay Kibuloy, pati daw kay Duterte. Yun. So, itong scripted na raid ay ginawa pagkatapos ng pahayag ni Regional Director Nicanor Torre na si Kibuloy ay nasa loob lang ng KOJC compound. Okay? Ganun pa man, ang raid ay malawakang binatikos dahil sa kakulangan daw nito ng agarang aksyon at pagiging epektibo. So, yun na nga. Kaya nako-question tuloy itong si Albao. Kasi nakita ko din sa news, itong si Albao ang parang in charge din dun sa mga peking ano, yung mga peking mga birth certificate. Isang bayan sa Davao, ano yun eh, Davao region yun eh, yung gumagawa ng mga peking birth certificate para doon sa mga galing China, di ba? So, ewan ko lang kung ano nangyari na doon sa kaso na yon, pero kumbaga na put into question tuloy yung pagiging patas at yung pagiging kanino yung katapatan nitong regional director ng NBI. Ayan. So, dagdag ni Stone na she is calling on yung pinaka-director ng NBI, si Director Jaime Santiago, na tingnang mabuti. Okay, tingnang mabuti. Kasi ginawa na sa Davao yung mga pulis, pinalitan, yung mga, di ba yung sa kapulisan, di ba? Talagang nag-revamp. Kasi siguro, tama na din yun. There are doubts dun sa loyalty ng mga kapulisan doon. Dahil pag kapulisan ka, dapat ang pinapatupad mo ay yung batas. Ang dapat ang pinoproteksyonan mo ay yung interes ng bansa. Hindi yung interes nung konting makakapangyarihang pamilya kung nasaan ka, di ba? So, magandang tignan din, magandang reviewin din kung is he doing the proper job doon po sa kanyang rehiyon, at is it possible that he has been compromised? Is it possible na siya ay kumbaga hindi na niya nagagawa ng maayos yung kanyang trabaho, at maaari isang dahilan kung bakit hindi kumbaga isa pa nga sa humahadlang
sa objective nila na mahuli si Kibuloy at yung mga kasama nito para po magkaroon ng hustisya yung pong kanyang mga ginawang alleged crimes. Eh, so sa akin, maganda tingnan talaga. Kung talagang iniimbestigahan nyo pa o tinitingin, pwede naman siyang ilipat sa ibang rehiyon, ilipat sa ibang lugar. Ganun naman ang kadalasang ginagawa, di ba? Habang tinitingnan, just to make sure po na yung NBI ay tapat sa ating bansa at tapat sa ating mga batas at hindi pinoproteksyonan kahit sinong tao. Okay? Ako talaga ano eh, kasi ramdam mo yung ano nila na naiinis sila na ang daming pulis, ang daming mga nakabantay doon sa KOJC na compound. Hindi sila maiinis kung wala doon si Kibuloy eh. Kasi kung wala doon sa compound si Kibuloy at ang daming mga pulis na kapalibot, di ba? Hindi ka naman maaalarma ng ganun eh. Di, magstay kayo dyan, pakialam namin, wala kayong mahalo dito. Wala na dito si Kibuloy eh. So, hindi kaya yan din yung sign na nandyan talaga. Kasi parang masyadong, ano eh, masyadong nilang minamasama yung mga pagbabantay ng mga pulis na yon, di ba? Baka ang anandoon, nagtatago sa... Ang laki kasi ng lupain doon eh. Baka nagtatago sa... Pero ang bottom line dito, kung ikaw ay wanted sa batas, kailangan mong sumuko at sumurrender sa authorities at harapin yung mga kaso. Diba? Hindi pa rin tama yung tinatakbuhan at tinataguhan yung mga kaso. So, kailangan harapin talaga. So, yun lang naman yung bottom line doon. At kung itong si Attorney Archie ay... I don't know kung hindi... He cannot fulfill his duties 100%, eh baka dapat siya ay ilipat at tignan kung ano yung mga pwedeng gawin pa, okay? Kung sino pa yung pwedeng mailagay doon para mas makapag-work effectively yung NBI. Ako, nangyayari naman yan eh. Hindi naman lahat minsan nababayaran. Minsan nababayaran, minsan hindi. Pero minsan, nagiging close ka lang doon sa isang tao eh. Naging close ka lang doon kasi syempre, nami-meet mo doon, maliit lang naman yung lugar nyo, nami-meet mo. So, minsan, nako-compromise ka eh. Di ba? So, tingnang mabuti. Baka mas magandang iba na lang yung nakalagay dyan para sa NBI Region 11. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.